Thank you mga kaibon. Maraming salamat po. Welcome back sa YouTube channel natin. Kumusta po kayong lahat? Na-miss ko po kayong lahat mga kaibon. Pasensya na po kayo at hindi tayo nakapag-upload. Medyo natagalan tayo bago nakapag-upload uli. Ngayon lang ulit tayo gagawa ng panibagong video. So na-busy po talaga tayo ng mga nakaraang araw. So pasensya na po mga kaibon. At ngayon, panibagong video na naman tayo, magagawa na ulit tayo ng mga content patungkol po dito sa mga pag-aalaga ng ibon at magsishare po tayo ng kaalaman at idea. Yung mga karanasan natin, ibabahagi ko rin po para sa inyo para at least yung mga kaibon natin na newbie magkaroon din po ng kaalaman sa pag-breed or pag-alaga nitong African Lovebird. Kumusta po kayong lahat? Today, panibagong video tayo. At sa video na to, dahil napakarami ang nagtatanong sa atin na hindi natin nasagot, iisa-isahin po natin na sasagutin po natin yan. So, baka ang masasagot ko lang ngayon ay sa dalawang tanong. So, sa mga susunod na araw, gagawa ulit tayo ng panibagong video para masagot natin lahat yung mga nagtatanong sa atin. So, itong i-share ko sa inyo, mahalaga din po ito para magkaroon din ng kaalaman yung mga newbie kung bakit at paano ang tamang pag-project. So, dito kasi sa tanong sa atin, kaibo natin to na newbie, ang tanong kasi niya sa akin, bakit daw yung parisan niya na green opacock, pinares daw niya sa Lutino hen, hindi daw nag-aanak ng Biswal Lutino. So talagang hindi po siya mag-aanak mga kaibo ng Biswal Lutino. Disclaimer lang, ang isasagot ko dito ay base lang ito sa kaalaman ko at sa karanasan ko sa pag-aalaga ng mga ibon. So sa iyo kaibon, hindi po talaga siya mag-aanak ng Biswal Lutino. Or kaya naman yung inaasahan mong papalabas ng Lutino opa, hindi po yan mag-aanak. Dahil po, mali po yung naging pairing mo. So, ang kinakailangan na pairing para maglabas ng Biswal, lalong-lalo na sa project mo na Lutino opa, kinakailangan ang gagamitin mong green na kak na opa line ay split po yan dapat sa ino. So, ang mga Lutino kasi is autosomal recessive po yan, kinakailangan both parent carrier po ng parehong dugo kagaya ng ino, dapat po talagang parehong parent meron silang dugo. Halimbawa dyan sa parisan mong yan, nag-aabang ka ng Biswal, so hindi po yan maglalabas dahil ang ginamit mo po ay green opa na kak, wala pong dugong ino. Kinakailangan para maglabas ng Biswal Lutino opa or kaya naman Biswal Lutino, ang kinakailangan, ang gagamitin mo dyan is green opaline na cock split sa ino at ipares mo po dyan sa Lutino mo na hen. So sa paresang po yan, maglalabas po yan ng dalawang klase, pwedeng mag-cock, pwedeng mag-Biswal opa hen na Lutino opa. So pag nag-cock, split opa, kapag nag-cock Lutino, split opa. So yan po dapat ang magiging paresan mo, green opa, green opaline na cock split sa ino at ipares mo po sa Lutino. So mapapayo ko lang dito mga kaibon, kapag magpa-project ka ng ganitong Lutino opa, make sure ang kukunin mong opaline na cock dapat sigurado ang karga na meron siyang dugong ino. So dapat kung bibili ka, tatanungin mo yung seller kung talagang legit yung karga ng ibon na may dugong ino, para kapag pinares mo naman sa Lutino, maglalabas at makukuha mo yung inaabangan mong project na Lutino opa. So sana mga kaibon, meron tayo ditong nakuhang idea. Tandaan lagi natin, huwag tayo magpapares ng kagaya ng kay sir na kung ang project natin ay Lutino opa. Dahil sayang yung panahon, nag-aabang tayo ng Biswal, walang pong nilalabas. Dahil ang kay sir, ang kak niya ay wala naman pong dugong ino. So tandaan natin, kapag magpapares tayo ng project Lutino opa, kinakailangan palagi ang kak mo ay opaline, may kargang ino. Tandaan natin, mas maganda yung split kesa sa possible. Pwede kang gumamit ng kahit na kung low budget, pwede na yung split opa, basta sure ang karga na split opa, split ino. So ipares mo yan sa Lutino, mag-aanak po yan ng Biswal Lutino opa. So yun, sana may mayroon tayong ditong natutunan dahil sayang ang panahon na inaabangan natin at wala naman lumalabas na Biswal.
Then ito yung pangalawang tanong sa atin, may nagtanong sa atin ito kung halim yung Parisan daw niya ay back-to-back green na OPA. So hindi daw niya alam yung karga, naglabas daw ng Visual Lutino OPA. Ang tanong sa atin, ano daw ba yung pinakang ID ng parent at ano ba daw yung ID ng mga kapatid ng Visual Lutino OPA? So ito po ang magiging ID ng parent diyan kaibon. Kapag meron kang parisan na back-to-back green OPA or kaya naman back-to-back OPA line na naglabas ng Visual OPA, Lutino OPA or kaya naman yan ay Crimino OPA, automatic po ang parent niyan is back-to-back OPA line, back-to-back din po yan na split sa ino. So kaya po sila naglabas sa ng Visual Lutino OPA dahil po yung parent nila kargado ng ino. So kay sir kasi hindi daw niya alam yung history ng parent, nabili lang daw niya yon. Kaya nagtaka daw siya bakit daw naglabas ng Visual Lutino OPA. So ang parent po niyan sir is back-to-back OPA lines, back-to-back split ino. So yung mga kapatid niya na OPA line, yan po yung mga possible split ino. So yung mga kapatid ng Visual mo na Lutino OPA, yan po yung mga possible ino. Kinakailangan po dyan, it is breed din po sa kahit possible ino or split ino, it is breed natin kung para makapagpalabas tayo ng Visual kung kumarga ba yung pagiging possible niya. So yun po ang kinakailangan dyan, it is breed para malaman natin kung alin pa ba yung may karga dyan na ino. So napakaganda po nyan, it is breed natin sa mga OPA line din na split sa ino para maglabas din po ng Visual kung makakapagpalabas tayo ng Visual Lutino OPA or Crimino OPA. Depende po yan sa kulay na kinakargahan ng ino. So mga sir, sana nagkaroon tayo dito ng kaalaman at konting idea. So sana may natutunan po tayo at sa mga nagtanong po nito, sana po nasagot ko ng maayos yung mga katanungan ninyo. So mga kaibon, abangan nyo yung next video natin dahil meron tayong ipapaliwanag na napakaganda at i-share ko sa inyo yung mga nalalaman ko patungkol doon sa parisang parehong dilaw na red eye, kumbaga parehong Lutino, bakit hindi po nag-aanak ng Visual red eye. So abangan nyo po yan bukas mga kaibon, maraming salamat po, kumusta po kayong lahat, na-miss ko kayo mga kaibon. So hanggang dito muna tayo mga kaibon, maraming salamat po, happy birthday po sa ating lahat, God bless po sa ating lahat mga kaibon.